Salamat sa Panginoon. Ang magandang gabi po sa bawat isa. Dagdag na lang po ako ng konti. Yung mga nabanggit na patungkol kay David, sobra-sobra na sa gabing ito eh. Kaya nga, mismo yung Haring Dario nagsabi sa kanya eh. Dito sa 16, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mo palagi, ay siyang magliligtas sa iyo. Kaya, sa kabila ng kalungkutan ng Haring Dario sa desisyon na ginawa niya, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos ni Daniel. Kaya kang sa mga pagsubok na banggit ating mga kapatid, dito rin tayo ililigtas ng Panginoon. Sabi dito sa Hob, chapter 5, sa 19, kanyang ililigtas ka sa anim na kababagan, oo sa pito, ay walang kasamaang makikilos sa iyo. Sa 20, sa kagutom ay tutubusin kanya sa kamatayan, at sa pagdidigma ay sa kapangyarihan ng tabak. Ikaw ay makukubli sa talas ng dila na hindi ka man matatakot sa pagiba pagka dumarating. Ito yung mga bagay na ililigtas tayo dito sa ng Panginoon. Sa kababagan, sa kagutom. Kaya nga isang bagay dito yung nabigkas eh. Ikaw ay makukubli sa talas ng dila. Kaya nga yung nangyari dun sa mga taong nag-udyok sa hari na gumawa ng batas, saan ba sila napahamak? Mismo sa kanilang dila eh. Yung kanilang inanong batas na ginawa, doon din sila hinatulan. Sa awit, sabi pa rito, sa awit 140:12, nalalaman ko na alalayan ng Panginoon ng usap na nagdadalamhati. Kaya nga, makapangyarihan ng Diyos. At ang matuwid na magpagkakailangan, walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan, ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Kaya nga, yung mga salita ng Panginoon nating narinig sa gabing ito, isang kapayapaan po sa lahat ng mga nananampalataya, tulad po ng pagliligtas kay Daniel, ganun din po yung ginawa sa atin. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Yung ating pong aralin, nasa isay nung Haring Dario, na ang Diyos daw, sabi, buhay na Diyos, namamalagi magpakailanman. Tapos yung kanyang kapangyarihan daw, maging hanggang sa wakas. No? Ibig sabihin, yung kapangyarihan na yun, nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Pag binasa nga natin sa Bagong Tipan, nung sinabi ni Daniel na iniligtas siya ng anghel, meron din dito sa Bagong Tipan na pagkakabanggit. Ayan. Sa Gawa 27:24 na nagsabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangang ikaw ay humarap kay Caesar at narito ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. So sa 23, binanggit niya din yung anghel ng Diyos tumayo sa tabi niya. So yung pagliligtas talaga, no? Meron talagang yung anghel sinusugo para magligtas dun sa mga gaya nung sinabi sa Hebreo, yung espiritong tagapaglingkod para dun sa mga magtatamo ng kaligtasan. Ganun siya eh, ganun isinusugo yung anghel. Tapos yung bagay na yon na pagtatagumpay, sabi nga dun sa Matthew 5:16 na kinakailangang magningning gayon. Sabi sa 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang lubalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kailangan yung mga bagay na pagsubok, no, na ililigtas tayo para maluwalhati yung Diyos na nagliligtas sa atin. Gayon din sa panahon natin ngayon eh. Kaya nga nung nagkakwentuhan kami, nung nag-uwian na si kapatid na Michelle, sinasabi niya nung nagkaroon sila ng pagsubok, ang sinasabi niya lang, sa Diyos lang magtiwala. Nung nagtagumpay siya, di ba ang naluwalhati rin yung Diyos? At dahil sa atin, meron din tayong anghel na gumagabay. Dapat yung katulad nung ganito na nagtatagumpay tayo, tapos yung nakakakita sa atin na magtagumpay, luluwalhatiin din yung Diyos at sasabihin na yung kapangyarihan ng Diyos hindi nagwawakas, maging sa panahon natin gumagawa siya. Pasalamat tayo kasi sa atin sinugo yung anghel. Kaya yung tiwala natin at pananampalataya dapat mas mataas higit sa iba kasi meron tayong anghel. Yung papuri sa Diyos. Pangunahan tayo ni kapatid na Aguilerno.
Magandang gabi sa sambayang ito at sa mga nasa online, sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi. At maganda yung pag-aaral natin sa gabing ito. Alam nyo, ito yung isang pinangahawakan din ng inyong lingkod na ano man yung mangyari, basta huwag mong aalisin yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ito, pinatotohan ito na itong si Haring Ciro, ito hindi naman ito mananampalataya. Ito'y, kumbaga sa ano, naglilingkod dito sa mga baales, mga Diyos-Diyosan. Pero siya mismo nagpatotoo rito na yung Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagliligtas. At ito rin yung, tama yung paliwanag ni kapatid na niya kanina, ito rin yung Diyos na ating pinagsinasamba ngayon. Kasi kung ibaling natin doon sa ating Panginoon Jesus Cristo, sabi sa 13:8 ng Hebreo, si Jesus Cristo ay hindi nagbabago. No, siya rin ngayon, noon at kahapon ngayon at bukas siya rin. Hindi, walang pagbabago yung Diyos natin. Kaya lang, hindi makagawa ang Diyos sa atin kung wala tayong pananampalataya, wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Hindi naman kaila sa mga kapatid. Ako, saksi ang marami rito. Ako talagang nawala na ang buhay ko eh. Pero, palibasa, ang Diyos natin ay buhay. Nung maipanalangin ako ng nawalang kapatid na Lodi, pakaramdam uli ako ng ako'y buhay. Pero, yung mga ano ko, kahit si kapatid na Froilan eh, ayon sa kanya, pinupulsuhan ako, wala na talaga eh. Talagang ano na. Pero, kaya ngayon, yung pagtitiwala ko sa Diyos na bumuhay muli sa akin, kututusin yung buhay ko ngayon, pangalawang buhay na eh. Yung pinag-uusapan nila kanina, yung ipis na may kung maraming buhay, sa tao meron ding buhay na binibigay ang tao. Basta pagtitiwala ka lang doon sa Diyos na bumubuhay sa atin. Alam natin yung kasaysayan ng ating Diyos, kung ano ba yung ating Diyos. 13:32 ng ano na yung Diyos natin bumubuhay at yung Diyos din natin pumapatay. Pero doon tayo sa Diyos natin na bumubuhay, yung bumubuhay sa atin. Kaya huwag mo, yung pagtitiwala natin, lubos-lubosin na natin, lalo na sa panahon ito. Sabi ko nga rin sa misis ko, kaya kagabi, noong simula pa nung linggo eh, nilalagnat yung pamilya ko. Sabi ko, laksan mo yung iyong pananampalataya. Laksan mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. At ang Diyos natin ay buhay. Huwag natin kalilimutan lagi yung ating lagi natin sinasambit na ang Diyos natin ay buhay. Pangatawaan na natin yun, ang Diyos natin ay buhay. Ano man ang mangyari, buhay yung Diyos natin. Meron tayong kasangga, meron tayong magtatanggol sa atin. Napakarami yung, ano, si, itong si Daniel, kahit doon sa Ezekiel 14:14, binanggit din ito eh. Kahit yung tatlo, si Job, si Daniel, at saka si sino ba yung isa roon? Si Job. Binanggit yan, na pinatotohanan din dyan, na ito si Daniel talaga, kahit nandoon yung ano, yung maililigtas din na laang natin, na yung ating sarili din laang, sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, sabi sa Hebreo, kung walang Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, sino man na hindi makakakita sa Panginoon. Ganon din sa atin. Sa ating panahong ito, kung wala tayong pananampalataya, huwag tayong umasa nang tayo tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Sinabi ito ni sa aklat ng Santiago na kung yung nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, huwag mag-isip na tatanggap ng anumang bagay sa ating Panginoon. Kinakailangan, pag nag-isip tayo, positibo tayo, hindi tayo negatibo. Yung iniisip natin, aasahan natin magaganap sa atin, mangyayari sa atin. Kung yan man ay sakit, yan man ay kahirapan, yan man ay karamdama, kung ano man yan, isipin mo na mapapagtagumpayan mo yan sa tulong ng ating Panginoon kung meron tayong pananampalataya. Purihin ng Panginoon, magandang gabi.
Gandang gabi sa bawat sa. Purihin po Panginoon. Tuloy po sa mga naka-online. Dadagdag na lang tayo sa pamilya Talyer. Dito sa Daniel 6, no. Tama si Kagali mo, isang ano. Ang may ano nito sa 26 si Dar, yung Haring Dario, na bagamat ito ay Kaldeo, no. Hindi sa kabilang dun sa Israel, no. Nagtiwala sa Diyos na buhay, no. Pinapurihan niya. Ganun po yung kanyang tatay si Nabucodonosor, sabi rito sa 4 ng Daniel, no. Dito sa 4:34, sabi rito. At sa katapusan ng mga kaarawan, ako si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi, at ang lahat na nanahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo sa langit at sa mga nananahan sa lupa, at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sa oras ding iyon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin, at ang aking kamahalan at kakinangan ay hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilan ay nadagdag sa akin. Ngayon akong Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat ng kanyang gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at hiyaong nagsisilakad sa kapaluluan ay kanyang mapababa. Ngayon nangyari kay Nabucodonosor kasi, kaya nung manumbalik yung unawa niya, yung kaisipan niya, pumuri siya sa ating Panginoon. Ganun lang pa ang ibig ng Panginoon, na lahat na tao kasi maligtas, no? Magkaroon ng makalam ng katotohanan at maligtas. Yan yung ano talaga. Alam po natin na yung pagliligtas ng Panginoon, no? Nasa atin, lalo tayo nagtitiwala sa atin, no? Sabi sa walang ibang Diyos na liban sa kanya, sabi rin sa aklat ng awit sa ay Isaias pala. Isaias 42, sabi rito. Sa 8:42. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyan. Kasi itong yung sinasamba talaga nila, yung mga taga-Kaldeo, no? Yung mga Diyos na yung pilak, yari sa pilak, no? Ginto. Ayun po yung kanya. Maski hanggang sa ngayon, di ba? Kaya nga yung kaligtasan sa panahon to, salamat at naka-ano tayo ron sa kaligtasan ko na binigay yung sa ating Panginoon Jesus Kristo. Ano pa ba may dalit? Ano ba? Yung ano rito, yung kaligtasan talaga ng Panginoon, no? Yung sabi doon sa 84:11 ng awit, ang Panginoon ay kalasag, araw at kalasag. Ang Panginoon ay nagbibigay ng kaluwalhatian, no? Okay? Okay, ito. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa mga nagsisilakad ng matuwid, no? Ay po yung Panginoon, yung paglakad mo matuwid, no? Tapat ka sa Panginoon. Kaya yung ang sabi ni Haring David na
Di ba yung kaano-ano niya noon? Yung mga leon talaga eh. Pastol siya ng mga tupa. Ang mga nakakaharap niya rin, mga leon. Kung wala sa kanya yung Panginoon, no? Doon yung anong kapahamakan na mangyayari sa kanya. Pero yung tiwala kasi nasa kanya eh. Sabi rin sa aklat ng panguling talata siguro, 91 sa 10. 91:10 sabi rito. Walang kasama ang mangyayari sa iyo. Ano mang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ganun po yung anghel na sinusugo sa atin, yung magbililigtas sa atin. Puro yung Panginoon. Magandang gabi po po yung Panginoon at sa Santa Rosa, sumati ng patnubay ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, no, sa history niya, makita natin, no, naging maginhawa yung naging kalagayan ni Daniel. Magmula nung paghahari ng Babylonia, Nabucodonosor, tapos si Belshazzar, mula kay Cyrus hanggang kay Dario, naging tungkulin ni ano, mataas ang tungkulin ni Daniel. Kaya naging maginhawa siya. Isa sa pinakita rito, no? Doon sa chapter 6 ng Daniel, doon sa 3, na itinangi si Daniel bilang isang pangulo, tatlong pangulo, pero mas mataas siya. Kasi nga, binalak ng hari rito na ilagay siya sa buong kaharian. Inisip ng hari ng Dario yun. Dahil nga sa tinataglay na marilag na espiritu kay Daniel. Nabanggit kanina, nagpapaaninaw siya ng mga panaginip. Mga nawaksing panaginip, nalalahad ni ano eh, ni Daniel eh. No, maging yung mga sulat na hindi mo maintindihan na paipaliwanag ni Daniel. Ganun siya. Ganun katindi si Daniel. No, na magtataka ka, no? Sa, kasi itong haring to, yung sa kanilang kalagayan yun, meron silang kinikilalang Diyos. Ay pinapakita nung kanilang kasaysayan, 600 BCE hanggang 500, meron na silang kinikilalang Diyos eh. No? Na ang tawag dito, na, ang hirap bigkasin eh. Zoroastrianism. Ayun. Persia siya, no? Medo-Persia, siya yung Iran. No? Yun ang religion nila. At ang sinasamba nila, si Ahura Mazda. Ayan yung tawag sa kanilang Diyos. At magtataka, hindi yun ang ibinuhin ni Dario. Dapat yun eh, no? Pero ipinapakita na ang Diyos ni Daniel na makapangyarihan talaga. Maraming mga pagkakataon na ipinakita yung kapangyarihan ng Diyos. Ipinakita doon ng panahon ni Nabucodonosor, doon sa tatlo, no? Doon sa nag-aalab na hurno. Pinakilala ng Diyos yung kanyang kapangyarihan doon. Pero doon sa mga Diyos nung araw na sinasamba nila, halimbawa doon sa Madian, sa panahon ni Gideon, nung masakin niya yung dambana ni Baal at sunugin, pati yung Asera, yung mga halig nito, hindi yun na ipagtanggol ni Baal. Di ba? Dapat dambana niya, ipagtatanggol siya. Hindi. Eh, Diyos yun, di ba? Sinasabi nilang Diyos. Yung panahon ni Elias, doon sa Carmelo, na 450 propeta na magsusunog ng kahoy, no? Iahanda nila yung baka, pasisiglap din lang, lalagay lang ng apoy, sa 450 propeta niya, tumawag sa kanilang Diyos na Baal, hindi nangyari. Pero si Elias, nangyari na tawagin niya ang kanyang Diyos. Yung Diyos ni Daniel, nasunog yun, nagkaroon ng apoy. Yung panahon ni Jehu, di ba? Ito ay magandang ano yung talakay kay Jehu, no? Doon sa kalawang hari. Pwede tayo magbasa doon. Ito, no? Nung sa chapter 10 noon, makita natin na si Jehu, no? Nang sinabi niya, nang pinisa niya yung mga mananamba ni Baal nung panahon ni Akab. Si Akab kasi kay Baal yan. Ngayon, yung mananambang ito, sinabi niya, ako po'y mananamba rin ni Baal. Kaya magpisan kayo. Maghanda tayo, mag-worship tayo. Ngayon ang ginawa niya, di nagtipon-tipon sa isang buluwagan yung mga mananamba ni Baal.
No? Pero ang ginawa ni Gio doon, sa kanyang pagkukunwari ngayon, ito na lang ang babasa, no? Sa chapter 10 na ikalawang hari. Sa 27 na, at kanilang sinira ang haligi na pinakaalala kay Baal, at sinira ang bahay ni Baal, at ginawang bahay na tapunan ng dumi hanggang sa araw na ito. Ang ginawa ni Baal, alam mo, yung mga lingkod na yun, pinatay ni Baal, ay ni Jeho, yung mga mananamba kay Baal. Yung mismo dapat, ipagtatanggol ni Baal yun. Pagtatanggol sana ng Diyos nila. Pero hindi. Eh, hindi tunay na Diyos yun. Pero si Daniel, no, nag-iisa, hindi marami, no, sa sangipin, yung matatalis na kuko ng leon, iniligtas. Bakit? Sapagkat buhay, tunay na Diyos yung sinasamba ni Daniel. No, yung ganun yung Diyos natin eh, sa ating panahon. Hindi lang yung mga kasaysayan na mga ipinakita, magmula kay Moises, ipinapakita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yung sinasamba ni Daniel, na sinasamba na natin. Kaya sinasabi ito sa pag-aaral natin, sa 26, ako'y magandang gabi. Wapuroy ng Panginoon. Magandang gabi sa Panginoon. Purihin siya. Magandang gabi sa mga kapatid natin na katungay sa online. Sa tema ng ating pag-aaral, makikita natin yung kagandang loob ng Diyos, no, sa mga taga-Israel, no, sa pamagitan ni Propeta Daniel, no. Makikita natin sa mga istorya kung papaanong gustong sirain si Daniel pati yung kanyang mga kaibigan. No, pero bago natin tungayan 'yan, ano muna natin yung pagkakasunod-sunod niya, yung istorya para makita natin kung tama ako, no. Kasi makikita natin nang kapanahunan ni Haring Joasim ng Huda. Ito yung panahon na kung saan sinakop sila ni Haring Nabucodonosor, no. Pagkatapos ng bagay na 'yan, makikita natin na pagkatapos ni Nabucodonosor, ang umalilis sa kanya yung anak niyang si Belsasar. Magkaiba po mga kapatid si Belsasar at si Belsasar, no. Si Belsasar po, siya po yung tinawag na Belsasar. Ito po si Propeta Daniel. Si Belsasar naman, ang pinagkaiba na lang nagkaroon lang ng letter T, no. Ang pagkakaiba naman ni Belsasar, siya naman yung umalili kay Haring Nabucodonosor. Ngayon kung ating titignan sa istorya nang magkaroon ng panaginip, no, hindi lang ng kapanahon ni Haring Nabucodonosor, maging ni Belsasar, si etong si Propeta Daniel yung nakapagpaaninaw para ng kapanahon ni Jose, no, ng kapanahon nila paraon. Ngayon etong si Belsasar nang managinip, ipinaliwanag ni Propeta Daniel. Tapos pagkatapos nito, paano bang naghari si Dario? Gayon si Dario, taga Media siya, lahi ng Media siya. Paano ba siya naghari sa mga taga Caldea nang namatay si Haring Belsasar? No, siya yung humalili. Ngayon kung ating titingnan, yung pagkakaiba ni Belsasar kay Dario na lahi ng Media, no, malaki. Kasi ang pagkakaiba niyon, si Haring Dario kasi naniniwala siya sa Diyos na sinasampalatayanan ni Daniel. Kaya kung ating titingnan, gusto niyang iligtas si Daniel eh. Lahat ng paraan, gusto niya gumawa ng paraan eh. Dahil lang nga sa kasabihang yung utos ng hari, hindi dapat mabali. Kaya wala siyang nagawa doon. Kaya kung ating titingnan, ano yung kadahilanan bakit inibig si Propeta Daniel ni Haring Dario maging ng unang mga naging hari. Kasi nga doon sa mga pangitain. At alam niyo ba mga kapatid, hindi lang si Daniel yung nakakapagpaaninaw, no, ng papangitain ng mga hari. Hindi lang siya yung ano, hindi lang yung mga hari ang nananaginip, maging siya nananaginip eh yung sa mga panghinaharap. Kaya kung makikita natin dito sa ating pag-aaral, sabi rito, ito ang sabi ni Haring Dario,
ako yung nagpapasya. Ibig sabihin, utos niya na eh. Nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking karian ay magsipanginig at mangatako ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Anong kadahilanan? Sapagkat siya ang buhay na Diyos. At namamalagi magpakailanman at ang kaniyang karian ay hindi magigiba at ang kaniyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Kaya sa atin, kung sinasabi natin buhay ang Diyos, kinakailangan yung pagpapasakop natin doon sa katuwiran ng Diyos. Maganda gabi mga kapatid po rin ng magandang gabi sa bawat isa po rin ng Diyos at sa ating mga kapatid online. At lagi pagpalain kayo ng Panginoon ang bawat isa sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsunod sa Panginoon. Alam mo naman natin na si Daniel ay tapat sa Diyos. Mataas yung kanyang tiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bagamat sa mga panahon na ang Israel ay nasasakop, dahil nga ito ay bumagsak, no? Binagsak sila, dahil doon sa hindi pagsunod sa Diyos. Kaya pinapakita rito, kapag ikaw ay tapat sa Diyos at sumusunod, pinakikilala niya yung kanyang kapangyarihan. At mapapansin niyo, sa katangian ni Daniel, bagamat mayroon ng lagda sa kautusan na huwag tatawag sa ibang sa Diyos o sino man sa inyong Diyos, huwag tatawag maliban lang doon sa hari. Yun yung batas eh. Sa kanya ka lang tatawag, sa kanya ka lang lalapit. No? Bagamat alam na ni Daniel na may ganung batas o nalagdaan na, hindi nagpatinag doon si Daniel. Isa yun sa makikita natin. Pag sinusuway mo ang hari doon sa kanyang nilagdaan, sigurado, papatayin ka nun. Pugot ulo ka ron. No? Ayun talaga ang mangyayari. Pero kung papansin ninyo, sa katangian ni Daniel, hindi siya nasindak doon eh. Ano ang kanyang ginawa? Ipinakita niya pa rin yung dati niyang ginagawa na siya'y nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, nalalalangin sa Diyos. Kaya nga yun yung paraan nung naiinggit sa kanya eh. Para sa ay mahatulan eh. O ano, maisumbong sa ganun. Ano yung gusto natin ipakita ron? No? Hindi mahadlangan ng anumang batas ang isang tapat sa Diyos na naglilingkod sa kanya. Magpupuri at magpupuri pa rin yan sa Panginoon. Yan yung hamon. Kapag sinasabi kasing buhay ang Diyos, na ipapakilala mo yun, no? Na ipapakilala mo yun pag sinabi mong buhay ang aking Diyos, unang-una mo dapat na ipapakilala yun sa iyong sarili. Mahirap magpakilala sa bibig lang. Napakahirap magpakilala niyan. Kasi madaling sambitin yun eh. Ang pagpapatunay na buhay ang iyong Diyos, kung paano mo ito na ipapakita. Kasi kung bakit ko nasabi yun? Kasi nga, natanyag ni Daniel ang Diyos eh. Nakilala ng iba eh. Kasi naipakita niya yun. Alam niya kasi na makapangyari ng Diyos. Kaya nga hindi siya natakot eh. Nung dalin siya rin sa may yungib ng mga leon, di ba? Alam niya mangyayari sa kanya yun. Na talagang paparusahan siya dahil hindi niya sinunod yung man eh. Yung batas na pinairal noon ng hari eh. Alam niya mangyayari sa kanya yun. Pero ipinakita lang dito na tiwala sa Diyos niya. No? Ewan ko. No? Mahirap kasi mga kapatid. Mahirap. Alam ba, anong mahirap? Madali sana. Mahirap kapag nandyan eh. Kasi kapag nandyan na, namamatay. Buhay ang Diyos. Hindi kahit kailan yan, laging buhay yan. Ang namamatay yung sumasampalataya. Bakit? Nawawalan ng tiwala. Nawawalan siya eh. Bakit? Nandyan na kasi eh. Eh ako dito, magsasalita ako, buhay ating Diyos. Eh kung ano yung mangyari, kailangan maipakilala mo para makita nila. Kasi kapag ka, hindi mo na ipakita yon, yung mga nando sa paligid mo, akala ko ba naglilingkod sa Diyos yan? Eh bakit ganyan yan? Lugmok na lugmok. Di ba?
Diba, naglilingkod sa Diyos yan. Dati, masigasig yan. Eh, bakit ngayon eh, madalang pa sa patak ng ulan yung pagpunta sa gawain? Bakit? Ano nangyayari? Diba? Sa sarili mo, patunayan mo sa sarili mong buhay nga ang Diyos. No? Sa sarili natin, patunayan natin yun, na buhay ang Diyos. Kasi narinig tayo ng Diyos eh. Dapat masumpungan yun. Masumpungan yun sa bawat isa sa atin. No? Ano man yung pagdadaanan, masumpungan ang buhay nga ang ating Diyos. No? Hindi mahadlangan ng anumang takot o batas ng anuman. Basta pinaglilingkod ka ng Panginoon, maglingkod ka. Puri ng Diyos. Purihin ng Diyos at sa magandang aralin natin na ibig kaloob sa gabing ito. Punong-puno tayo ng salita at magandang mga pahayag na narinig natin. Sa lahat ng mga naka-online, magandang gabi sa inyo at laging salamat papuri sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay. Sa tangalan ng ating kapatid na Benchi at kapatid Herman, salamat din sa patuloy din na pagtanggap ng gawain dito. Purihin ng Panginoon. Ano po ba maipapahayag natin? Wala na siguro. Dagdagan ko na lang siguro. Kakatatalang ako siguro ako. Tulay nga na yung mga naipahayag, no, na pawang katotohanan, mga salita ng Diyos, nagiging kaaliwan sa atin, di ba? Parang inspirasyon na sana si Daniel magaya ko. Maging katulad ko. Alam niyo ba yung pangalan Daniel kung ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ang aking hukom. Yan ang salitang Daniel. At alam nyo, itong kasi sayang na pinag-aaralan natin, hula na ito eh. Na itong si Daniel, galing ito doon saan? Pag binasa mo yung 2 Kings 2018, sabi dito, may ganitong pahayag kasi yan. Bago sila dalhin doon sa Babylonia, ipinahayag na ito kay Haring Isichayas. Sabi dito sa 2018 ng ikalawang hari, simulan natin 16. At sinabi ni Isaias kay Isaias, dinggin mo ang salita ng Panginoon, narito ang mga kaarawan ay dumarating na ang lahat ng nanga sa iyong bahay at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At ang ilan, ito na, at ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipanganganak, sila'y dadalin at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babylonia. Ayan, sinabi na yan, pinauna na kay Haring Isichayas. Kaya itong Daniel na ito, pag sinuri mo, pinag-aralan mo yung ano niya, yung pinanggalingan niya, talagang galing siya ng Huda. At sinasabi dito, maaring laing hari o lahi ng marangal na tao. Yun ang sinasabi doon. At base rin dito sa kasaysayan na to, kay Daniel, na itong Daniel na ito, binigyan ng pangalan na Belshazzar, kagaya na binanggit na ating kapatid Herman kanina. Ang hindi lang na, maaaring nawagit lang siguro ni kapatid Herman, na yung salitang Belshazzar, ito yung tawag sa Diyos ni Haring Nabucodonosor. Pag binasa mo yung Daniel, sa chapter 4 ng Daniel, yan ito ang mabasa natin dito. Sa 4:8 ng Daniel, ngunit sa kahuli-huli ay dumating sa harap ko si Daniel na ang pangalay Belshazzar. May ti. Ayon sa pangalan ng aking Diyos. Ayan. Kaya yung pangalan ng Daniel, hango yan doon sa pangalan ng Diyos ni Nabucodonosor. Doon kinuha yan. Kasi nga dahil sa meron siyang magandang espiritu ng karunungan. At ang kagandahang loob ng Panginoon, mismo binigyan ng Panginoon kasi yan eh. Basta pag binasa mo itong sa chapter 2, 30 ng Daniel, may pakahayag na ganito. Ngunit tungkol sa akin, ang li, ay, ito ba yun? Ah, ito, hindi. Sa chapter 1:17 ng Daniel. Tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos. Kaya makikita natin talaga, binigyan sila ng Diyos. Ayan o, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan
at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Kaya nga kaya niyang interpret yung panaginip eh. Maging yung mga pangitain na ipapaliwanag niya. Kasi ito binigay sa kanya ng Panginoon. Yan yung pagkakaano dyan. Kaya napakaganda ng ano kay Daniel, no? Talagang tunay na sabi nga niya, walang sinumang tao mahal nari ang makapagsasaysay ng iyong panaginip. Walang tao, sabi niya ganun. Kundi, may isang Diyos na makapagsasaysay siya ng mga bagay na ganyan. Yung makapangyarihan Diyos. Yung sinabi niya kay Nabucodonosor. So, yun, doon pa lang, talagang iginigate na ni Daniel na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya sinabing, isasaysay ko sa iyo yung panaginip, pero hindi mula sa akin. Galing doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ganun niya ipinakilala yung Diyos kay Haring Nabucodonosor. Kaya nga, si Haring Nabucodonosor, sa bandang huli, bagamat ginawa siya ng Diyos na ano, na parang hayop, binigyan ng puso na parang hayop, pinakain ng damo, pero nung bandang huli, nakita niya at naunawaan niya na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat na naglagay sa kanya bilang hari na pwedeng alisin sa kanya. Kaya nung bandang huli, nakilala niya yung tunay na Diyos. Ayan. Yun sa pag-aaral natin ngayon, napakarami na kasi nung napahayag, no? Dagdagan na lang po natin. Sabi niya rito, sumulat si Dario sa lahat ng bayan at bansa na tumatawan sa buong lupa. Ibig sabihin, ang laki na nasa sakupan niya kung titingnan natin. Bakit? Itong Dario'ng ito, ang tatay nito, si Haring Asuero. Kung babasahin niyo yung ano, yung Isra. Pag binasa niyo yung Isra, makikita niyo doon si Haring Asuero na nagbigay ng kapistahan ng sa loob ng isang linggo na hindi umatin si Rena Basti, di ba? Ganun yung kwento niyan eh. Ang nangyari niyan, dahil hindi umatin, pinalitan niya. Na si Esther nga yung nakapalit doon. Ngayon, itong Haring Asuero ito, na tatay ni Dario, si Dario kasi siya yung pinakapanganay. Ito, ang hawak niyang pinagharian, 127 provinces. Sabi, ang laki niyan, di ba? Yung 127 na probinsya, hawak ni Haring Asuero. Napakalaki. Kaya nung ipinanganak niya ito si Dario, ito yung pumalit doon. Pumalit siya. Kaya nasasakupan niya, napakalaki. Kaya nung isulat niya ito, sa lahat, sabi niya ganun, ng bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Sabi niya talagang ipinahayag niya ito. Pinakilala niya yung Diyos na Daniel na walang maitutulad sa Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat. Yung sinasabi niya rito. Ito, sa ganitong pag-aaral natin, bagamat sabi kanina, no, ni kapatid na din, no, totoo yung sinabi niya na si itong si Dario, hindi ito galing ng Hudya. Ito ay taga-Media. Taga-Media siya. Tubo siya ng Media, pero naging hari siya ng Persia. Kasi nahati yung Babylonia ng dalawa, Media at Persia. Ayan. So makikita natin dito, na bagamat hindi siya mula sa Israel, ganun niya pinakilala yung Diyos. Hindi niya ikinahiya na ipakilala itong Diyos ni Daniel na ito yung makapangyarihan Diyos na walang maitutumbas. Ganun niya pinakilala. Kaya nga, sa pag-aaral natin, makita natin na dapat yung mailalagay na pangulo o hari, dapat talaga may takot sa Diyos o dapat talaga may nakakilala sa Diyos. Kasi kung hindi nakakilala sa Diyos, ganun nga ang mangyayari. Masisira, mawawasak ang bayan. Mapapasunod yung tao sa maling pananampalataya. Maling pagsunod, hindi tamang Diyos. Kaya marami ngayon nangyayaring ganun. Kasi nga, bakit? Di ba? Kasi nung unang panahon, ang sabi doon sa chapter 17 ng Deuteronomy 15, ano sabi doon? Ganito kasi yung unang panahon eh. Sabi rito sa 15, 17:15 ng Deuteronomy, ay ilalagay mo ngang hari sa iyo, yung pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Ganun kasi maglagay ng hari noong unang panahon. Yung pinipili ng Diyos, siya yung nilalagay ng hari. Ganun yung unang panahon. Kasi tingnan natin ha, na isa sa iyong mga
mga kapatid, ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo. Ito isang babala ito eh. Doon sa isang hari na ilalagay ng Panginoon, isang warning ito na huwag magpaparami ng kabayo. Yan. Ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya ay makapagparami ng mga kabayo sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan ngayon ang daang yaon. Huwag siya magpaparami ng mga asawa. Yan siya yan. Diba? Kaya tingnan natin yung nangyari kay Solomon. Sinasabi nila 700 asawa at concubinage niya 300. Wapatak na 1,000. Di ang dami nun. Ay, ano man nangyari? Tama yung sinasabi ng banal na kasulatan, di ba? Huwag magpaparami ng asawa upang huwag maligaw ang kanyang puso. Ano ba nangyari kay Solomon, di ba? Na iniligaw yung kanyang puso ng kanyang mga asawa. Ganun na nangyari doon. Kaya dapat isa lang, kapatid, di ba? Dapat isa. At mangyayari, pagka siya luluklok sa luklukan, sa kanyang karian, kanyang susulatin ang isang sali ng kautosan ito sa isang angklat na nasa harap ng mga saserdote at ng mga Levita at mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng araw ng kanyang buhay upang siya ay mag-aral na matakot sa Panginoon. Yan ang sinasabi doon. Kailangan yung kautosan ng Panginoon laging nasa kanya nandun sa hari para matuto siyang matakot sa Panginoon. Kasi pag nababasa niya yun, katulad na nangyari sa kasaysayan nino. Pero mayroon nangyari niyan eh, kay Josias. Yung kasaysayan ng Diyos. Maganda yung istorya ni Josias. Kasi pag binasa mo yung ano sa kanya, sa 23:13 ng 2 King, tingnan natin na, meron siyang ganitong salita eh. Sabi dito. 23:13. King, sa ikalawang ari yun. 23:13. Pagkakasabi ko. Mali yung sabi ko. Ito. Sa 23:3. Basahin ko po. Kaya rin Josias, no? Maganda yung pag binasa mo yung story ni Haring Josias, maganda yung story ng pangyayari sa kanya. Ibinalik niya yung mga bagay na inon ng Panginoon at inatasan niya yung mga tao na umano sa Panginoon. No? Pero ang meron ding magandang hindi nangyayari sa kanya, yung bandang huli nga, na hindi siya nakaando. Sabi dito sa 23:3, at ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi. At ito maganda nito eh, nakipagdipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nanayo sa tipan. Di ba napakagandang hari ito? Na atasan mo yung tao muna, sundin yung utos ng Panginoon, matutong matakot sa Panginoon. Eh ngayon, iba yung mga nangyayari sa mga nakalukluk na pangulo ngayon, di ba? Iba yung ano nila. Mayroon mga walang takot sa Diyos. Hindi takot sa Diyos. Ano pa yung isa pwede natin bigyan halimbawa? Si Haring Asa. Ito, ano to, masyadong ano na to, palasak na to. Doon sa chapter 15, mga ikalawang kronika, sabi dito, basahin natin itong 12. Ito naman yung kihaling Asa. Tingnan natin ha. At sila'y pumasok sa tipan. Ito yung ginawa niya. At sila'y pumasok sa tipan upang hanapin ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang, ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa. Ito sabi niya, at sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. Malupit, no? Yung pagkakaano niya. Ito yung mga talagang dapat na mailagay na hari. Na talagang kumikilala sa Diyos. Na ipinapasunod yung tao doon sa kautosan ng ating Panginoon. Di ba?
ganito mga tao. Kaya nga, ano bang sabi ng banal na kasulatan? Sa 33:13 at 33:12 ng awit, ano sabi doon? Mapalad ang bansa na ang kanyang Diyos ay na ang kanyang Panginoon. Baliktad, na ang kanyang Diyos ay Panginoon. Kaya yung mga bansa na Kristiyano, sinasabi natin, mapalad yan. Mapalad. Itong bansang Pilipinas, mapalad. Isa sa mapalad ito eh. Bagamat maraming ano rito, pero may isa rito na nakatayo, na di matitinag pag dumating yung kawakasan ng panahon. At walang iba, hindi naman sa pagmapuri yung kapsanang ito. Sapagkat yung Espiritu ng Diyos, narito sa atin. Na siyang patunay at patutuo ng kapsanang ito, ay itinayo ng Diyos, pinananahanan ng Diyos, iniingatan ng Panginoon, at kinikilala ng Panginoon. Yung kagandahang loob ng Panginoon na may ano sa atin. Sabi nga sa dito ni Haring Dario sa pag-aaral natin, sabi niya dito, yung kaharian, ako'y nagpasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos. Yan sabi niya. Pag sinabi yung mga manginig at mga takot, ano yung bagay na makikita natin dito? Na manginig, lahat ng tao, parang salta, matakot ka talaga dapat. Ilang-ilang talaga ibig sabihin nun. No? Kasi nga, paano hindi mo kakatakutan to? Sabi nga doon sa isang talata ng awit, 114, di ba? Triyata yon, sabi doon. Yun daw dagat, tumatakas. nung paparating na yung bayang Israel, tumakas na yung dagat. Yung Jordan naman, tumigil yung ano, yung pag-ano ng buhos ng tubig, yung makikita ito. Eh ano siya, anong Diyos ito na para hindi mo katakutan? Di ba? Nung banggitin naman doon sa 524 ng Deuteronomy, anong sabi doon? Anong Diyos ito? Sabi niyang ganon dito. Sa 524, basahin ko ha. At inyong sinabi, narito, ipinakikita sa amin ng Panginoon natin Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kadakilaan. At aming narinig ang kanyang tinig mula sa gitna ng apoy. Ayan, no? Aming nakikita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya'y buhay. Yun ang pagkakasabi ng mga taga-Israel ng panahon na yon. Na nakita nila, nakipag-usap si Moses doon sa ating Panginoon at narinig nila yung mga bagay na ganun. Kaya nakapagsalita sila na ang Diyos pala buhay. Hindi patay, kundi buhay ang Diyos. Diba? Kaya nga isa yung bagay na dapat ipakilala talaga natin na ang Diyos. Hindi lang dahil sa tayo ay kapisanan ng Diyos, dapat maipakilala natin na yung Diyos talaga na lumikha ng lahat ng mga bagay, tunay na buhay. At paano malalaman na nito na ang Diyos ay buhay sa atin? Sa atin mismo makita yan. Sabi nga, di ba? Tayo mismo makita sa atin, nakabuhay ba talaga ang Diyos eh? Sa atin mismo. Sa pagkatao natin makita ang Diyos. Sa gawa natin, di ba? Sa salita natin, sa pagsunod natin. Kasi kung halimbawa Kristiyano kang tamad, sabihin mo, buhay ang Diyos. Eh, wala ka sa gawain lagi. Paano mo sasabihin buhay ang Diyos? Ikaw ang refleksyon ng Diyos eh. Nagre-reflect sa iyo yung Diyos eh. Sa iyong pagkatao eh. Sa ating pagkatao, nagre-reflect yung Diyos sa atin. Ngayon sabihin mo, Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Eh, dumating yung pagsubok, bagsak. Kaya minsan sabi ko nga, hindi natin minsan nauunawa yung mga bagay na ito, lalo-lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, sa pinagkatiwalaan ka ng Diyos isang atang, dapat malakas ka. Huwag kang magpapakita na nanghihina ka. Ayaw ng Diyos niyan. Di ba sabi ng Panginoong Jeremiah, baka panglipay-payin kita. Sabi niyang ganun, inuutusan siya. Kaya kapag may atang ka sa Panginoon, ayaw ng Panginoon nakita nanghihina ka. Ayaw ng Panginoon, lalo na sa harap ng kapatiran. Huwag mong papakita na mahina ka. Kailangan laging malakas ka. Kasi bakit? Yung naglagay na Diyos sa iyo, malakas. Dala mo yung kapangyarihan niya, nilagay sa iyo yung salita niya eh. At malakas ka. Kaya isa yung kakulangan, nasabi ko nga, na nakita ko sa ilan, na bagamat sinasabi natin na ang Diyos na
narito buhay, sabi ko nga, nagre-reflect sa buhay natin yan sa pagiging Kristiyano. Kung paano ka namumuhay bilang Israel, dapat makita nga, buhay ang Diyos sa iyo. Dahil sa unang makita sa atin yan. Kaya nga, sabi ko nga noon eh, akala ko eh, ang dali lang pala maging Kristiyano. Sa kanila, madali. Bautismuhan ka lang, Kristiyano ka na. Yung paglakad at yung diwa ng tunay na Kristiyano dapat makita sa pagkatao natin. Pag hindi nakita yan, yung pagka-Kristiyano natin, sabi ko nga noong nakaraang misyayan, hindi pahinog. Hilaw pa. Pahinugin ka pa, kapatid. Pahinugin pa. Huwag mong sabihin, napakatagal mo na. Huwag mo yan, hinog ka sa pilit. Hinog ka sa pilit. Kapatid, hindi ko muna sa MC, mga kapatid. Eh, balik ko muna sa MC. And, ng Panginoon, magandang gabi patuloy at dapat tayo sa pagtatanong. At sino yung may naisip tanong based po dun sa ating aralin? Tanong na hindi dun based sa ating aralin ay hindi sasagutin. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Sige, mga propeta nung araw, katulad ni Elias, Daniel, ng mga iniligtas sila ng Panginoon eh. Ano namang pagkakaiba sa panahon ng mga apostol? Kasi yung mga apostol, maagang napugutan si ano eh. Si yung kapatid ni Juan, yun, sa chapter 12, si Santiago, maagang napugutan. Saka halos namatay sila ang mga apostol na hindi normal. Ngayon, anong malaking pagkakaiba nun sa pagdating doon sa mga propeta ng lingkod ng Diyos dahil si Elias halos hindi nakatikim ng kamatayan? Sa mga bagay na ganyan, eh, ano yan, tawag yung prerogative ng Diyos yan. Hindi natin kayang ano yan. Diyos ang bahala dyan sa mga bagay na, limbawa, binigyan ng ganun kama, hindi namatay si Elias, si Enoch. Hindi dumana sa mga kamatayan ng mga yan. Eh. Nasa Panginoon na yun. Sa mga apostol talaga, iba kasi yung paraan ng pagmi-ministeryo ng mga apostol eh. Kasi sa ministeryo nila, makikita natin, sinabi na ng ating Panginoon sa Kristo na talagang sila'y papatayin. Nahula na. Sinabi na yan. Nung sila'y magpasimula ng mabak ng ministeryo, sinabi na sa kanila na tatayo kayo sa sinagoga at kayo'y papatayin. Dadana sila ng maraming pagsubok. Ngayon, yung unang panahon naman, hindi ganun yung matinding pag-uusig eh. Hindi katulad ng nangyari sa mga apostol eh. Hindi ganun. At saka makikita natin noong unang panahon talaga yung patubay ng Panginoon talagang sumasa kanila. Lalo na kay Elias at kay Eliseo. Maging kay Moses, nakita naman natin yung kapangyarihan doon. Pero makita natin doon, isang spirit rin yun, yung isang Diyos yung gumagawa noon. Ayun, yung mga bagay na kaibahan ng pangyarihan yung kamatayan nila, prerogative ng Panginoon yung kung paano siya. Kasi sinabi, maging kay Pedro, sinabi niya eh, sa ganito kong mamatay. Sinabi rin. Oh, pugunta ng ulo. Sinabi na kasi yun. Mga paunang sabi na ng ating Panginoon. Sinabi na sa ula. Yung mga, si, ano yun. So, ang pagkakaiba noon, yung paglilingkod ng araw, hindi gaya ng paglilingkod ng mga apostol. Nag-inusig ng gusto yun. May pitong laban. Inusig sila ng gusto nun. Okay, sino pa mga kapatid yung may itatanong? Kapatid na Sally.